yung sekreto sa Building 4, bakit consistent yung kanilang egg production. Panoorin nyo guys yung buong video natin para malaman nyo. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At welcome back to my channel, Kadog Sing. Ang topic natin ngayon guys ay kung ano ba ang pinaka the best na kulungan ng itik para maganda yung kanilang production. Pero bago yan guys, kung gusto nyong ganitong video, please like, share and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga video na ating i-upload. Ang pag-iitikan guys ay may apat na part yan para maging maganda yung ating production, maging successful yung ating pag-iitikan. Unang-una, tamang pag-manage. Pangalawa, quality sa feeds na ating binibigay. Pangatlo ay ang breed ng itik na inalagaan natin, yung mas mataas ang production nila. At pang-apat, sa design ng building na less stress sila, nababawasan yung crowded nila sa kanilang kulungan. So, kahit gaano kaganda pa yung design ng ating kulungan guys, kapag hindi mo yun nagawa yung tatlo, talagang bababa at bababa pa rin yung ating production. Kapag nagawa mo yun, mas advantage lang tayo kaysa sa ibang design na kulungan. Yun bang naka free range, naka isang box lang sila sa 200 heads, sa 500 heads, mas advantage lang po tayo na naka ganito yung design. Ang marirecommend ko guys na kulungan ng itik kapag usapang lapag type ay ganito po na design guys. Per box po siya. Nakalapag type at per box. Ayan. Papasok tayo dito sa loob guys. Maingay na po sila kasi ang oras natin ay 10:30. Malapit ng ting pakain nila. So, kaya maingay. So, ito na po guys, ang maire-recommend ako na kulungan guys ay ganito. Napakaingay po guys. Pero sanay na po sila na laging may tao na pumapasok dito kasi araw-araw tayong namumulot ng itlog at saka sa hapon maglalagay ng risal. So, sila dito guys ay meron pong tag 40 female per box. At ang sukat ng box guys ay 12 by 10 feet. Sa tingin natin, ano nga ba yung dahilan kung bakit mataas yung kanilang production dito i-compare natin sa ibang kulungan natin? Kasi po, dito per box po sila, less stress po. Ayan. Ito po talaga ang recommended guys na kung maglapag type kayo, mas maganda na ganito na design ang gayahin nyo. I-improve nyo lang po yung kanilang sa tubigan na dapat mas maganda pa sa ganyan na style na tubigan. Yan lang po yung kulang sa ating kulungan na ito. Then yung sukat naman pala guys, pwede nyo gawing 10 feet by 15 feet para ang magkasya po nyan ay 50 heads na female at 5 na lalaki or 7 na lalaki. Depende na po yan sa inyo kung ilan po yung ratio nyo. So,
Ito lang guys, piniflex lang po natin na sa mga gustong mag itikan dyan. At lapag tayo po yung kanilang gagawin, mas maganda na i-per box nyo din po. Ayan. Dito guys, kulang pa po sila dito ng 40 heads na female. Kasi nga, bago lang itong extension natin. Dyan. Yan po yung additional na space nila. So, magkakasya na yan dyan ng ano, ng 80 heads. Ang gasto pala natin nito guys sa 200 heads equivalent sa 5 bucks, ang gasto po natin dyan ay nasa 35,000. Ayan, kung siguro i-divide natin sa heads na mailalagay, nasa mga 250 or 200 pesos per head yung magagasto natin, madadagdag sa capital ng ating pag-iitik. Tuwing magpapakain pala tayo guys, dito na tayo maglalagay ng pagkain. Ayan, meron pang pagkain. Magpapakain kasi tayo guys, umaga, tanghali at saka hapon. So, dito na lang tayo sa labas, hindi na tayo pumapasok sa kanilang box. Pero kapag mamumulo tayo ng itlog, talagang papasok tayo dyan sa kanilang kulungan. So, yan lang po yung ano, ginagawa natin na makakapasok tayo sa kanilang kulungan, yung mamulot ng itlog at saka maglalagay ng risal. So, everyday po yan guys. Sa umaga, mamulot tayo ng itlog. At sa hapon naman, mga 3 PM, maglalagay tayo ng risal dyan banda sa kanilang tubigan para yung mga ipot nila ay mapatungan ng risal. So, kapag merong makakaitlog malapit sa kanilang inuman, so good pa rin yung ating itlog. May hindi kasi maiiwasan guys na merong makakaitlog dyan sa kanilang tubigan. Ito yung daily record natin guys mula nung dumating sila dito na ducklings pa. At meron tayong record ng simula nung pangingitlog nila. Naka-record po yan. So yan po, meron po yung mga average egg production per month. Ayan. Ito na guys, para ma-compare talaga natin yung kanilang egg production per building. Building 1, Building 2, at saka Building 4 ay isang batch lang po yan sila guys. Itong Building 3 lang po yung naiba, mas matanda sa kanila ng isang buwan. Yung 81% guys ay sa November na production po yan nila. So ipapakita ko po sa inyo guys yung Building 1 natin. Ito po yung Building 1 natin guys. Ayan. Ito po yung setup nila dito. Sa umaga guys, pinapalabas natin sila at pinababalik natin sila mga 10:30 AM. So, yan. Diyan natin sila pinapalabas ng mga 3 oras sa umaga kapag maganda lang yung panahon. Optional lang po. At ang Building 2 naman po at saka Building 3, ito po yung naka-hangar type natin. At ito naman po yung kanilang setup. At dito guys, ito yung Building 2 natin at saka Building 3. Ito yung 400 heads. Ito naman yung 375 heads. Makikita natin dito sa ating record na itong Building 4 lang talaga yung consistent sa pangingitlog ng mataas na percent. At ito naman po yung design sa ating Building 4, ang ating setup. At ito naman yung ating Building 4. Ayan. Dito guys, katulad ng setup sa hangar type, pero
lapag version po siya. Naka-per box, then nakalapag. So, hindi na natin pinapagala. Hindi na naka-pre-rinse. Ayan. So, ayan guys. Makikita nyo yung kaibahan sa egg production nila based sa building design natin. Same management, same brand na pigs na the clear, at saka same na breed ng itik na nilalagay natin. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lamang ang ating video. At sana ay meron kayong nakuhang kaalaman sa ating video ngayon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.